your smile for me is calling out my name. Your eyes I see, the mirrors of my dreams in ways I can't explain. And if I lost, okay, okay. Thank you. Salamat. Salamat next. Naman. O yan, umpo na. Shh, Jeric, susunod ka na. Anong kakantahin mo? Yun hong we wanted it all. Ay, ikaw na bahala dyan, ha? You and me, we wanted it all. We wanted it all. Passion without pain, sunshine without rainy days. We wanted it always, you and me. We reached for the stars. Okay, okay na. Our limit was okay na. High. Okay na. Next, number 8. Kaya mo yan. Magaling yata yan. Ano ang kakantay mo? Yung if. If. Oh. Okay, let's hear it. Ang bigat naman yung magpatsaw. Ano na nga ako eh. Para yan, todas ang baswerte meron to. Jeric, ano ba ginagawa mo yan? Kanina ko pa rin ah. Kakain na. Kumain ka na kumain. Ubusin mo lahat dyan. O ikaw naman, dalian mo ang pagkain mo. Oh, Jeric, ba't di ka ba kumain dito? Naku, nagmamatter dolorosa pa yung kapatid mo sa hindi pagkakasali sa audition. Nayan na po yung Matel Dolorosa. Oy, oy, tumigil ka, ha? Huwag kang sumasabat sa usapan ng matatanda, hala. Sige, kumain ka na kumain. Sabi ko naman sa'yo, eh. Wala mangyayari sa pag-sisinger mo. Mag-aral ka na lang. Para magkaroon lang ng titulado sa pamilya natin. Di ko nakatapos ka, at least, ininyero, ayos na. Naku, ito kong magsalita. Akala mo deposboto ng pamatrikula ng kanyang utol. Ito nga, itong mga anak mo, hanggang ngayon problema pa natin kung saan kukunin. Kuya, marami naman sinuswerte sa pagsisinger eh. Nagkataon, gago yung audition master, kaya kung sino-sino na lang ang pinili. Naagrabyado man ako ngayon. Sa susunod, talagang hihirit na ako. Naku, eh sana nga, at nang kumita ka na. Naku, Ninang, sana napanood niyo si Jeric. Ang galing-galing niya talaga. Wala akong hilig manood ng kantahan. Eh, Nay, magaling naman talaga si Jeric eh. Hindi nga namin maintindihan kung bakit hindi siya napasama doon sa mga nanalo. Pwede ba? Tama na. Kanina niyo pa pinag-uusapan yung Jeric na yan. Naku, kulili na tenga ko eh. Wala na akong narinig sa inyo, kundi puro Jeric, puro Jeric. Pahinga na nga kayo. Eh, Ninang, mauna na ho ako. Oo, dapat kanina pa. Baka mamaya sabihin ng nanay mo, kinukonsinti ko yung paglalakwatsa mo. Eh, Carlene, Elmina, mauna na ako ah. At ikaw, Elmina, bakit ba haling-haling ka dyan sa nobyo mo? Ano mangyayari sa pagsisinger niyan, Aber? Ang pag-aaral mo, intindin mo ah. At ikaw? Isa ka pa. Nahahawa ka na dyan sa kapatid mo. Malas ako. Ganun ba? Hindi. That's not my point. Ang sa akin, ganito eh. Kung talagang nakadestino ka maging singer, yung time na pakanta-kanta ka pa sa campus, na-discover ka na sana. Ang sa akin ha, kung hindi rin lang para sa'yo, don't push too hard. Stop the car. Para mo muna. Huh? Bakit? Eh, meron ako makita eh. Naman, maraming hostess doon. Madalas daw ang buli sa lugar na yun, ha? Nung marinig nga ako ng manager na bumanat ng kanta, hindi pa ako tapos. Approve mo siya sa akin. Bukas na ako mag-umpisa, eh. Ay, kinakabahan na nga ako, eh. Vicente yung lugar, Elmina. At kahit pa paano, magandang exposure ko doon. Malay mo, may isang customer na hapon doon.
na bigla akong matipuan dalhin sa Japan para kumanta sa isang hotel o club doon. O di, malaking pera. Sikat pa ako, di ba? Whenever I see your smiling face, I have to smile myself because I love you. Yes, I do. And when you give me that pretty little pout, turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it will grow stronger every day. It will grow stronger every day. I thought I was in love a couple of times before with the girl next door, but that was long before I met you. Now I'm sure that I won't forget you. And I thank my lucky stars that you are who you are. Not just another lovely lady set out to break my heart. Okay, okay na okay ka as a beginner. Thank you, ah. Kabado pa ako. Ang galing. Maybe next time wala na yan. Elmina. Salamat, ha. Sa susunod ulit. Elmina, anong oras na? Saan kayo galing? Sa folk house po. Eh, first night ko ho kasi. Panik. Elmina, thank you, ah. Thank you po. Galing. Sige. Ah, eh, Ninang, uuwi na rin ho ako. Sige, Elmina. Oo. Panik. Sige, Jeric, muna na ako, ah. Eh, pasensya ka na, ah. Okay lang yun. O, sige. Thank you, ah. Pumutres kang babae. Pati itong kapatid mo na may pasok pamamaya, kinaladag mo dun? Ano bang mahihita mo sa kabubuntot mo sa Jeric na yun? Ay, wala naman ako pasok mo kasi... Huwag sumagot dyan, dadaguhan kita. Hoy, Elmina, tigilan nyo na yung kahibangan yung magkapatid na yan, ah. Ipagsama-sama nyo kay Jeric sa mga mumurahing club na yan. May makakita pa sa'yo, mapagkama lang kang belyas doon. Wala kang mahihita dyan sa Jeric na yan. Walang mangyayari dyan sa pagkanta-kanta niya. Oras na inumaga pa kayo ulit sa pag-uwi niyo. Tatamaan kayong dalawa sa akin, ha? Hoy, ano ba yan? Ubo ka ng ubo! Naku, Jimmy, nung isang araw pa yan, ah. Pambihira ka na pa, no, oh. Halika nga, magbo ka nga dito, tumino ka ng tubig. Oo, talaga, oo. Opo ka dyan. Jerry! Jerry! Ate? Halika nga dito. Oh, teka, eto, sige na. Ininom na ba niya yung gamot na binili ko kahapon, ate? Eh, di kasi. Eh, ayaw nga tumalab, eh. Eh, baka may pera ka dyan, oh. Baka pwede nang pa-check-up at patingin ang kuya mo sa ospital. Eh, masama ang tunog na kanya ubo. Sige na, oh. Ay, tugo! Nay, ba't meron siyang tugo? Akala ko nga, TB na eh. Pero kung nagtagal-tagal pa, sabi ng doktor, baka namatay ang kuya mo sa bronchopneumonia. Ilang araw pa daw siya dito, ate? Araw? Eh, ewan ko ba? Naganda utang-utang na nga ako sa pambili ng gamot at dextrose para sa kuya mo, eh. Ay, naku, ewan. Yung ibinigay mo pera kahapon, ay kulang pa yun. Yung mga bata, iniwan ko sa mga pinsang ko. Dahil yung pakakain ko para sa kanila, dagdag problema pa para sa akin. Si Beng-Beng, tatlong araw na hindi po pumasok sa eskwela. Paano? Wala naman akong pwede ipabaon sa kanya. Babala na lang ako sa manager mamaya, ate. Naku, Jerry, pwede ba? Anong mangyayari sa 250 pesos sweldo mo sang linggo? Kulang pa sa allowance mo sa pagpasok. Hindi na muna ako papasok, ate Laura. Hilong-hilo na ang mundo ko. Good evening, everyone. I'm Jerry Israel. Ang corny. Wala mo lang tayo sa journey ng mga boys dito. Oo nga eh. Eh, di sunduin natin sila, Alec. Naku, wala sinabi yung barkada ni Alec. Mga mukha silang donut. If a picture paints a thousand words, takot, kahit po si Alec, kahit po yung pagiging bag bunny niya. Kahit na po, tigidig si Elmer, okay na rin. After all, he's got a big pocket. Chipo talaga. You have come to know, if a face could launch a thousand words,
thousand ships, then where am I? Tingnan niyo yung singer. There's no one home but you. Uy, naku. He's cute, ha? All that's left me to. And when my love for life is running dry, you'll come and pour yourself. Mukhang masama na ang tama ni Miss Julie, ha? If the world can stop revolving. Basta tulong-tulong tayo sa pagdatakip kay ate. Kung sakaling magkabukuhan, ha? Oo ba? Basta ba kasama ako mamaya sa merienda, eh? Sige. Oh! Yan na pala siya. Ano? Ate! Hindi mo ba siya lumalabas? Eh, hindi ba tapos na yung set niya? Ako na lang ang papasok. Hindi niya kasi alam na pupunta tayo dito, eh. Eh, sasama ako. Uy! Diyan ka na lang. Baka mapagkamala ka pang bargirl dun, eh. Ulul! Eh, talaga naman hindi tayo pwede pumasok dyan dahil underage pa tayo. At saka nung bar girl, ito ba naman angelic face? Ito ba pagkakamalang bar girl? Ayoko, sige na, hintayin nyo na lang ako. Oh, sige na, kung yun ay kaliligaya mo, angelic na ko, angelic. Talaga. Oh, pakicheck mo nga itong chin ng table po. With pure imagination living there, you'll be free if you truly want. Miss, may hinahanap po ba kayo? Ah, si Jeric Israel, hinahanap ko ho. Ayun no, may kausap na customer. With pure imagination. Sa'yo. How long do you think would you be safe? Wala, no? Here? Want to be... Tagat-tagal ni ate. Ate! Nasa si Jeric? Nagugutom na ako. Gusto ko na mag-midnight snack, eh. Umuwi na tayo. Asa si Jeric? Sinabi na umuwi na tayo, eh. Oh! Uwi na tayo. Halika na. Pare, ano kaya kung lumapit ako sa isang talent scout? Sabihin ko na pasikatin niya ako. Kahit kalahati lang ng bayad ang mapupunta sa akin. Wow, pare, talaga nga palang malala na possessions mo. Eh, parang binibenta mo na sarili mo yan, ah. Kaka-degrade naman ang ego ginagawa mo. Biro mo ikaw palalapis sa isang talent scout? Hindi ka na nangyayon nun. Hindi, pare. Swerte-swerte lang yan. Pare, ba't ba ikaw pang nakausap ko ngayong gabi? Nung kailan ako down na down? Eh, lalo ko nakaka-down nakausap, eh. Amo, pare. Pag nakuha ko na ang milyong mamanahin ko sa lola ko, ako na mismo magdi-discover sa'yo. Ako na mismo magpuproduce ng una mong plaka. Hi, Jeric. Hi. Still remember me? Of course. Ah, by the way, si Arnold, friend ko. Hi. Oh, yung barkada mo nasaan? Wala sila. May kanya-kanya silang lakad, eh. Is this your last set? Oh, pero tatlo lang ang kakantayin ko, eh. Ipapasok na nila yung mga bagong MTV. Good. Kung wala kang gagawin after your last set, can I invite you for coffee? Ba't mo naman ako dinala dito? Baka makita ka ng boyfriend mo pag suspechan ka ng, alam mo na. Come on, Jeric. Kahit sino pang lalaki ang kasama ko, no one would mind. Baka ikaw. Kanina ka pa natitense. Hindi naman makakarating dito yun, eh. I see. Ikaw palang may sabit, eh. Excuse, puntala akong ladies' room. Oh, hi! Oh, hi! Anong ginagawa mo rito? I'm with a friend. Ikaw, saan ka galing? Ah, may show kasi si Rio, eh. And I'm very disappointed. Kukonti lang kasi nanonood sa kanya, eh. Hindi katulad ng mga dati niyang concerts na almost sold out ang lahat ng tickets niya. This time, I think, nalugi ang producers. Parang nawala na yung charisma niya sa tao. Gusto ko na nga siyang bitawan, eh. Ayoko rin masisi, eh. Well, I guess you have to look for a new protege, Vic. Yeah. Why don't you try dropping tomorrow by Bee Gees? Bee Gees? There's a new singer there. Yung appeal niya talagang malakas. His name's Jeric Israel. Thank you, sir. Alam kong malaking tampo mo sa akin dahil hindi ako nakakapunta sa inyo. May sakit ang kuya. Nagpapalitan kami ng ate sa pagbabantay sa kanya.
At sa gabi naman, nasa folk house ako. Tsaka, ayoko muna magpakita sa nanay mo eh. Kasi ipinararamdam niya na ayaw niya sa akin. Yung huli ang tunay na rason. Dahil kung talagang gusto mo akong makita, gagawa ka ng paraan. Hindi yung kung kailan mo lang gusto. Noong isang linggo, nagpunta kami nila Carling doon. May mga kausap ka mga babae. Siguro, mga tagahanga mo. Buti pa sila. May oras kang entertainin. Elmina, makinig ka muna sa akin. Doon ko lang nakilala mga yun. Kung nilapitan mo ako, o kung nakita kita, iiwanan ko sila at ikaw ang sasamahan ko. Marami lang talaga akong problema ngayon. Tumigil na ako sa pag-aaral ko. Tapos naging cargo ko pa yung pamilya ni Kuya Jimmy dahil nagkasakit siya. Ikaw naman talaga ang inaasahan kong magpapagaan ng loob ko eh. Kaya pinuntaan kita dito. Dahil miss na kita. Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. Pero higit kanino man, ikaw ang inaasahan kong unang makakaintindi sa aking kalagayan. Eh kung pati ikaw iiwas pa sa akin, parang buong mundo na ngayon ang nakadagan sa balikat ko. Mahal kita, Elmina. Wala naman nagbabago eh. Flaming flowers that brightly blaze. Good evening, Mr. Kuyuga. Uy, good evening. Napasya kayo? Tumitingin-tingin lang. Tuloy mo. May sa baba? Meron mo ba? Oo. Huwag po kayo, boss. Salamat, ah. Anong sa inyo? Beer lang. Oh, waiter. Beer, isa. Bilisan mo. Napasal kayo, sir. Sino yun? Si Jeric Israel, ho. Jeric Israel? Mukhang magaling siya. Oo, magaling ho yan. Siya ang bago namin singer. But still your love was true. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as nothing so often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. How you tried to set them free, they would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Oh, ano sa palagay mo? Vic, kilala mo ako. Hindi ako ganun kadali ma-impress. Maganda boss niya. Pwedeng bigyan ng break. But the question is, anong itsura niya? One can sing like Chuck Jones or Frank Sinatra. Pero kung mukha naman siyang palaka, forget it. Importante sa singer may charm, looks, everything. Sabi mo nga sa focus lang niya kumakanta. Baka puro country music lang ang alam niyan. Vic, I need somebody with class. Pwede siyang ma-develop. Pwedeng ma-train. Flexible ang kanyang personality. Pwedeng class A or class B. Maamo ang kanyang mukha. Yun ang hinahanap ng masa. At pag nabihisan, lalong pwede na. He even sings and looks better than Reo David. Kailangan ko muna makita ang merchandise. You don't tell me to produce a single for an amateur singer na hindi ko pa nakikita. Well, kung gagaya ni Reo David ang karisma ng bagong protege mo, then I would be willing to gamble. Sally, Jeric Israel has the card. Eh, baka masyadong metikulosong Miss Sandoval na yan. Metikulosa nga kung metikulosa. But one thing is sure, sa tagal-tagal ng pagkakilala ko sa babaeng yon, sumakay ka lang sa mga ilusyon niya. Tumango ka lang na tumango sa kanyang mga ideya. After all, after one day, magbabago rin lahat yon. Kung meron kang magandang ideya, ipaliwanag mo kung paano mo ibebenta. She satisfies, she agrees with you, she gives you all the support. That is Sally Sandoval. She made this company. Lorna, baka naman pwede ng timbre yan si boss. Ma'am, nandito na po sila Mr. Kuyugan. Papasukin mo. Yes, ma'am. Pasok na raw kayo. Thank you, ah. Oh, tayo na. Thank you. Halika. Sally, this is Jeric Israel. Jeric, Miss Sally Sandoval.
Pleased to meet you, ma'am. Now I know what you mean, Vic. Pinapirma na ako ng kontrata. Ito na. Ito na ang pinakahihintay ko, Elmina. Bibigyan daw nila ako ng publicity. Ibi-build up daw nila ako sa pagpapromote ng unang single ko. At pag nag-click daw yun, igagawa nila ako ng aking unang LP. Natutuwa ako para sa'yo, Jeric. Kaparte ka naman dun eh. May pagmamalaki na ako sa nanay mo. Kahit pa paano, may liwanag na ang ambisyon ko. Hindi na ako yung pakanta-kantala lang kung saan-saan. Lagi ko yung pagdarasal. Na, sana magtuloy-tuloy na. Nasa likod mo kong palagi, Jerry. Hindi lang sa likod ko, Elmina. Sa tabi ko. Doon ka lang. Nasa ibaba mo, ano nasa itaas. Hindi ka aalis sa lugar na yon. Pagkasundoan namin ni Vic na igawa ka ng LP next month, pinahanda ko na doon sa arranger mo yung mga original compositions na kakantahin mo. Then after the LP, papanuhin natin ang concert mo. Concert? Mm-hmm. Maraming salamat, Miss Sandoval. Maraming salamat. Bakit pa napaka-formal mo? Just call me Sally. Mas gusto ko yon kesa Miss Sandoval, Boss, o Ma'am. Just Sally. Okay? Ito na lang dun, ha? Sala. Jeric, ano? Ayos ba? Kumusta ang paglilipat? Ah, Kuya Jimmy. Si Mr. Kuyugan. Si Mr. Vic Kuyugan ang manager ko. Ah... Kayo pala si Mr. Bicuyugan. Ikinagagalak kayo makilala. Alam niyo, malaki utang na loob na kapatid ko sa inyo. Hindi naman, ayos lang. Jeric, Ate Laura. Ate Laura, si Mr. Bicuyugan. Ay. Manager ko. Kumusta po kayo? Nako, kumusta po kayo? Pasensya na po kayo, ha? Medyo magulo dito. Talagang ganyan po ang paglilipat. Ay, Beng Beng! Ano ba ginagawa niyong dalawa dyan? Halika nga kayo, maglipit kayo dito. Ay, ikaw! Ay, naku, ba't itinapo mo yung asin? Ay, naku, ayan na nga. Naku, Jimmy, ano ba? Halika nga, tumulong ka. Naku, kahit talaga tinapo mo itong asin, ikaw talaga ba sa kao? Dito? Vic, ay, pambihan kayo. Asensya ka na lang, ha? Ah, okay lang yan.
Surprise na ba yan? Hi! Okay naman to. Wow, Jeric, sikat na sikat ka na ngayon. Hindi, di naman. Vic, oh. Si Elmina, girlfriend ko. Hi. Saka si Daisy, kaibigan niya. Si Noni at saka si Mang Rick. Hi. Napadaan lang kami, Jeric. Di na lang kita ng favorite mong hamburger. Thank you, ah. Excuse me. Jeric, binabayaran natin ng studio, eh. We can't just afford to waste our time. Napadaan lang kami, Jeric. Mauna na kami. Mauna na ako kami. Okay. Sige po. Sige. Sige, dadaan na lang ako sa inyo mamaya. Jeric, saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang recording, ah. Ihahatid ko lang sila sa labas. Pwede? Huwag na huwag mong sasabihin sa press na meron kang liniligawan o may girlfriend ka na. Kapag yan ay na-print, mawawalan ng gana ang iyong mga tagahanga, Jeric. Selosa ang mga female fans. Nagre-react sila kapag naalaman nilang meron ng sabit ang kanilang idolo. Si Reo David. Naging antipatiko siya sa publiko. Ayaw niyang pinapakialaman siya. Ayaw niyang makinig sa akin. Oh, nasa na siya ngayon. Masarap ang tinitilian ka ng fans kapag nasa gitna ka ng entablado, Jeric. Lulutang ka sa tagumpay. Lulunurin ka ng swerte kapag mabango ang iyong pangalan. Pero sa isang itlap, maglalaho ang lahat ng yan kapag hindi ka natutong lumaro sa sistema. Sasabihin ko kay Vic na insayuhin ka mabuti para hasang-hasa ka sa first major concert mo. At gagawin natin bongga ang finale. Nakutsak na kikiliki ng mga fans mo. Sa palagay niyo kaya, kaya ko nang magdala ng concert? Oh, come on, Jeric. Don't tell me na wala kang tiwala sa sarili mo. Maraming salamat, Sally. Utang ko sa inyo ni Vic ang lahat ng ito. You're going to be a star, Jeric. Hindi naman. Marami pa akong bigas na kakainin. Hindi ako aabot doon. Tsaka okay na sa akin to. Think big, Jeric. Pangarapin mo mas malaki pa kesa sa kaya mong gawin. Para kang masenso, you have to have guts. Andito na po yung hinihintay ninyo. Come. Well? Ano ito? Kotse, para sa'yo. Bonus ko yan. You like it? Akin. Bakit ka pa nagsisweet? Laki-laki naman ang bahay niyo. Wala. Kung minsan kasi, gusto ko lang mapag-isa. Here's the lasting friendship. Thank you. Ikaw pa na nag-recommenda sa akin kay Vic. Salamat, ah. Tsaka, mami mo pala si Sally. Kasi hindi Sandoval ang ginamit mo, eh. Actually, apelido yun na second husband niya. Big shot kasi yung stepfather ko, kaya Sandoval ang ginamit niya. He was filthy rich yung nabubuhay pa siya.
Ah, so bali stepfather mo pala yung namatay na husband ni Sally. So, dalawang beses na byuda ang mami mo? Hindi, buhay pang daddy ko. And I don't know where he is. And I don't care anyway. Wala kasi akong pakialam sa kanilang dalawa. Mainit. Magsha-shower lang ako. Feel at home, okay? Ano, ate? Si Jeric ba? Kanina ka pa eh. Kada na lang may tutunog, uugong na sasakyan sa labas, takbo ka kaagad. Sabi ba ni Jeric, paparito siya? Hindi. Wala naman siyang pinangako eh. Matagal na kami hindi nagkikita. Okay. From the top. Okay. Ready? Yeah. One. Doon, doon sa taas na yun. Ready, paano motif nun? Igawin mo parang naka-frame. Ah, extended frame. Okay. Sir, oh, hindi pantay dyan, oh. Hi, Julie. We will just... Bakit bigla ka nalang umalis, ha? Bakit mo ko iniwan? How dare you walk out on me? Julie, they're rehearsing. Wala akong pakialam kung nagre-rehearse siya. Bakit mo ko kinunta na, ha? Julie, nagre-rehearse siya. That's enough. Dahil ba hindi ako umalis ko? Dahil ba hindi ako Julie, pinali sa ito? Ba't gagawin mo na akong tala? Ayoko nang ganyan! It's please, not Julie. Dare you walk out on me! Julie, that's enough! Julie, please! Itaon mo ba ako? Wala ka na magpakilan sa akin, ha? Huwag mo ko pinapakilaman! It's not fair! Akala ko, hindi ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Alam ko malaking tampo mo sa akin. Kasi sunod-sunod ang ensayo ko para sa first major concert ko eh. Natutuwa ako para sa'yo. Pero nalulungkot naman ako para sa sarili ko. Natatakot ako na baka isang araw, pagising ko, ang taas-taasan ang kinalalagyan mo. Nitanaw ko, hindi ka na maabot. Baka hindi ko na makita kung saan ang kinalalagyan ko sa buhay mo. Hindi mangyayari yan, Elmina. Sinabi ko sa'yo, di ba? Kinasa'y taas o nasa'y baba? Nasa tabi pa rin kita. Naisip ko pa lang kung gaano pa kalayo ang akitin mo. Parang naalangan na ako sa'yo. Paghandang-handa na ako magpamilya, pakakasal tayo.
Pag nawala ka sa akin, parang matatapos na rin ang lahat. Bubuksan na natin ito. Nayo, ang ganda, ang ganda. Uy, ang ganda-ganda. Nayo, helicopter, tingnan nyo. Tama. Ang ganda. O, iligpit na natin ito. Ang kalat-kalat. Uy, Jeric, mabuti dumating ka. Kanina kapay na ante ni Julie eh. Isinasabay na namin sa hapunan, pero ayaw naman kumain. Uncle, oh, bigay ni Miss Beauty ang ganda. Uncle, oh, helicopter, ang ganda. O, sige na, ayusin na. Ang dami-daming kalat. O, ang daming kalat. Pasensya ka na, ha? O, sige na, dalian nyo. Ipasok na yung inyong kwarto. Jeric, naku, ang ganda-ganda pala ng anak ng producer mo. Pwedeng artista, eh. Saka ang ganda-ganda ng ilong. Sana pag nagliha ko, siya mapagliha ko, no? O, dalian mo na, anak, sina. Andiyan na ang uncle mo, nakakaya. O, anong sasabihin mo? Sa nagregalo? Salamat po. O, ikaw, anak, ikaw. Salamat po. Ayun, salamat. Thank you very much, ha? O, sige na, pasok na. Nakakaya, mga kalat niyo. O, itong mga batang ito, o. Pasensya ka na, ha? O, sige na, susunod na ako. O, salamat, ha? O, sige na, pasok na. Akyat na kayo sa taas sa kwarto niyo at matulog na kayo. Huwag kayo magulo. For you. Pwede mo nang buksan yan. Julie, wala naman okasyon para magbigay ka. I'm just trying to make up. Grabe kasi yung ginawa ko sa'yo eh. Iniskandalo kita. Hindi na mauulit yon. I'm sorry. I'm really sorry. Siguro, dapat mag-sorry din ako sa'yo. Bastos yata yung bigla na lang akong umalis sa suite mo habang nasa banyo ka. Ah, pwede ko bang malaman kung bakit ka nag-walk out? Ilang na ilang ako kasi. Nag-aalala ako baka may makakita sa atin palabas ng suite. Ikaw masisira. Ikaw ang babae. Concerned lang ako sa'yo. You're such a gentleman. And I like you for that. Oh, buksan mo na yan. Mahal to. So? Floor, ho. Nine. Thank you. Sige ho, Mr. Verdel. Thank you, Doctor. Kilala ho pala kayo sa building na yon. Pinagtulungan ho kayo ng janitor at saka ng isang mama para dalhin dito. Isinakay ho kayo sa kotse ng isang mama. Sumama na rin ho ako dahil baka kailangan akong tanungin. Thank you, Iha. Ano nga palang pangalan mo? Elmina de Luna ho. Kayo ho si Leandro Verdel. Yung may-ari ng Verdel Enterprises sa 5th floor. Mabuti lang hindi ka nagpanik agad. Kung nagkataon, baka hindi na ako umabot dito. Ah, doon ka rin ba nagtatrabaho? Actually ho, nag-a-apprentice lang ako sa George & Sons Trading Firm.
Part 2 kasi yun ang practicum namin sa school. Graduating ho ako sa management. Sir, how do you feel? Better. Kinunta ko na ho yung doktor nyo, si Dr. Hilario. Pupunta na ro siya rito. Sige ho, maiwan ko na ho kayo. Dave. Sir? Give her my number. Yes, sir. Miss De Luna, in case you need anything, don't hesitate to call me up. Thank you, ho. Sige, ho. Magpagaling ho kayo, ha. Salamat ulit. Have a nice day. Ako na ho personal ang nagdala sa inyo nitong mga tickets para mapanood din ni Elmina ang ulang concert ko. Hindi makakapunta si Elmina dyan. Pamigay mo na lang sa iba. Mrs. De Luna, maaari ho bang makausap si Elmina kahit sandali? Sinabi nang wala siya dito eh. Jerry, kung sa akala mo matataranta kami porket sikat ka na, nagkakamali ka. Isang ordinaryong lalaki pa rin na may matatag na hanap buhay at simpleng buhay ang gusto ko para sa anak ko. Jerick! Uy! Uy! Kamusta na? Anong ginagawa mo dito? Nagdala ako ng mga tickets para sa inyo. Tickets? Salamat ha. Nay, pumasok ka sa loob. Bakit ho, Nay? Sinabi niyang pumasok ka sa loob eh. Excuse. Bantayan mo si nain ko dyan. Mrs. De Luna, hindi ko maintindihan kung ba't ang init-init ng dugo niyo sa akin eh. Nakikita niyo naman na malinis ang intensyon ko sa anak niyo, di ba? Ngayon lang yan. Masasalaula ka rin ang mundong ginagalawan mo. Ayokong masaktan ang anak ko. Kung noon na, hindi na ako boto sa'yo. Ngayon pa, hindi ako nasisilaw sa kasikatan, Jerick. Sige ho. Hoy! Paano kayo nakapasok dyan? Masisira halaman ko, ha? Alis kayo dyan. Masisira sabi ang halaman ko, eh. Basta sinabi ko hindi ka manonood. Hindi kayo manonood ng putos na concert na yon. Eh, Nay, wala naman hong masama kung manonood kami ng concert ni Jerick eh. Tsaka nangako naman ho ako na pagkatapos ng concert, uuwi na ho kami. Eh, sino bang mas importante sa'yo? Ako ina mo o ang lalaking yon? Hoy, kayong dalawang konsentidor, magbihis na kayo ah. Hindi kayo lalakad ngayong gabi. At ikaw, Daisy, umuwi ka na sa inyo. Baka pati ikaw tamaan ka sa akin. Eh, Nay naman eh. Eh, kung ayaw niyo payagan sila, di ako nalang mag-isang pupunta sa concert ni Jerick. Eh, Nay, kailangan nun ni Jerick ang moral support. Huwag mo akong ginagalit na babae ka, ha? Basta't hindi ka pupunta doon, tapos! Eh, Nay, bakit ho ganyan na lang ang galit niyo kay Jerick? Wala naman nun siyang ginagawa sa inyo, ha? Maayos naman ho siyang pumapanik dito. Dahil walang mangyayari sa'yo pag yun ang napangasawa mo. Dahil walang mangyayari sa pagkanta-kanta niya. Eh, okay naman ho yung karir niya ngayon, ha? Sa ngayon? Hindi magtatagal yan. Walang istabilidad ang pagkanta. Ilang singer natin dito, umaman? Ilan? Ang itay mo, may nangyari ba sa pagiging pintor niya? Wala. Anong iniwan niya sa atin na mamatay siya? Utang. Utang na hanggang ngayon pinagbabayaran ko pa. Eh, bakit niya naman ho itutulad si Jerick kay Itay? Dahil pareho silang artista. Eh, unfair naman ho yata yan kay Jerick. Unfair na kung unfair. Basta sinabi ko hindi ka pupunta doon, tapos. Basta pan Jerick na yan kumalagkad sa'yo, umiikot ang puwit mo, no? Ate, sa TV na natin siya panoorin. Naka-televise naman yun, eh. Tumahimik ka riyan. Saan ka pupunta? Hoy! Nay! Elmina! Pabihan niyo naman si ate Elmina! Nay! Sinabi na! Ako ni Jerick! Nay! Señor,
Kung malaman niya ang tunay ko, damdamin, mahal na mahal siya. Kahit di man lang ako kilala. Sinabi ko na sa sarili ko na pag siya'y dumaan ay totoo. Salamat, isa lang. Nagustuhan niyo ba? Ano ba? Teka muna. Teka muna, teka muna. Oh, hi, Julie. Oh, excuse me, miss. May dadaan lang, ha? Excuse me. Oh, here. Congratulations. You are great. Oh, teka lang. Isa lang. Vic, teka muna, teka let's muna. Go. Teka lang, ha? Isa lang. Jerry. Yeah. We'll go ahead, ha? Okay. I'll meet you outside, yeah. Ha? I just finished this, okay? Oh, excuse me. Padaan lang, please. Excuse me. Oh, sa susunod uli, ha? Manood kayo, ha? Thank you. Bye. Daisy, bakit? Itinakbo ni Nakarling at ni Inay Sidney ng Leonor sa ospital kanina. Sino po ba si... Sandali lang. Miss, ano ba ito eh? Yun ho, diretso lang. Isa-isa lang. Ito naman ang dami kong ginagawa eh. Karling! Nay! Karling! Ate, si Inay! Inay? Inay! 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 Inay, patawarin mo ako! Oh.
to make you a star. A star. Pwede ko ho ba makausap si Jeric? Si Jeric? Si Elmina ho ito. Elmina? Naku, sayang. Kasi kaaalis lang niya. Sinundo siya nung anak ng producer, si Julie. Oo. Meron silang pupuntahan sa Batangas. Hindi na lang ho bale. Pakisabi na lang ho tumawag ako. Salamat po. Oo. Sige. Ba't mo naman tinatago si Jeric? Nasa itaas lang, natutulog. Nobya naman niya yung tumawag, Ikaw, Jimmy, oo. Noong araw, nobya niya. Pampihira ka naman, oo. Yang Elmina na yan, maski na anong oras, kakalat ka rin ang kapatid mo sa simbahan. Patay na patay sa utol mo yan, Pampihira ka naman, oo. Paano na kung mag-asawa yan? Kung magkaroon na ng sariling pamilya, paano na tayo? Mamaya mo, palisin tayo sa bahay na to, Pwede mangyari yun ba? Naku, Jimmy, paminsan-minsan, gagamitin mo yung utak mo, ha? Kung ako sa'yo, pabayaan mong kapatid mo na magsawa sa pagkabinata at sa kanyang kasikatan. Abay, kung mapanasawa niya si Julie, abayos lang. Malay mo, baka ibigay pa sa atin yung bahay na to. Diba? Ikaw talaga, oo. Talagang yung gusto ko, ginugusto mo rin, Do you think serious sa'yo si Jeric? Sinasakyan ka lang niya dahil ikaw ang producer niya. Julie, mag-uumpisa ka na naman. Leave me alone, Julie. Matanda ka na, Mami. Kahit 1,000 lalaki pang mas bata sa'yo ang patulan mo,
Hindi ka na babata. It shows may mga wrinkles ka na sa mukha mo. Julie, tama na. Magmula kay Daddy hanggang kay Armand Sandoval, hindi ka na nakontento sa isang lalaki. You're such a flirt! Daig mo pang sabuta. Julie! Nenang! Darling, bakit? Malayong-malayo na sa'yo si Jeric. Naiburulat na ilibing si inay. Pero ni Anino niya, hindi ko man lang nakita. Hindi ka man lang yan dinamayan. Di ba kung tutusin, siya rin naman ang dahilan ng pagkamatay ng inay? Ano ka ba naman, Jeric? Ikaw na nga itong inaamo ni Sally. Ikaw pa itong nagpapakipot. Vic, hindi ako interesadong sumama sa kanya sa Hong Kong. Gusto ko lang magbakasyon kahit isang linggo lang. Matagal ko nang napapabayaan ng girlfriend ko. Si Elmina gusto kong makasama, hindi si Sally. Jeric, listen. Sinabi ko na sa'yo, kung gusto mong magtagal, kailangan matuto kang lumaro sa sistema sa mundong ginagalawan mo. Gustong-gusto ka ni Sally. Malay mo, dumating ang araw na mag-venture siya sa movie production, bigyan ka niya ng break sa pelikula. Di lalong babango ang pangalan mo. Ano ba naman yung nahihita mo dyan sa girlfriend mo na yan? Vic, hindi ko ugali mang gamit ng tao. Gusto ko ni Sally dahil contract artist niya ako at naniniwala siya sa kakayahan ko kahit papano. Ngayon, kung lalagyan ng kulay ng ibang tao, akong lalabas na masama dahil siya ang may pera. Ngayon, kung gusto mo, ikaw na lang sumama sa kanya sa Hong Kong. Jeric! Jeric! Tao po. Magandang hapon po. Jeric? Jeric? Kumusta? Mabuti. Wala na sila dyan. Nung makalawa pa sila umalis, ibinenta na nila tong bahay na to. Bukas na, titira na yung bumili niyan eh. Saan sila lumipat? Baka dun sa isa nilang tsahin. Maaalala lang daw kasi ni na Ate Elmina at ni Carling si Ninang Leonor kung magtatagal pa sila dyan. Bakit? Anong nangyari sa inay nila? Hindi mo ba alam? Namatay na si Ninang nung isang buwan pa. Hindi ko alam. Nalulungkot nga rin ako eh. Biruin mo, matatagal lang pa bago magkita uli kami ni Carling. Siya pa naman ang best friend ko. Ang puso ko inaalay lamang sa'yo, aking pangarap kahit saglit, ang ikaw at ako'y magkapiling, minsan pang makita ka. Jeric! Ano ba? What's happening with you? Next week na-release ng LP mo, ah. Gusto ko muna magpahinga, Vic. Okay? Jeric! Hello. Hi. Kumusta na ho kayo? Good as new. After you. What's your ID ko? Ninth? Aha. Good to see you again. Kumusta na ho ba kayo?
better. Tayong dalawa na naman ang nandito. But don't worry, hindi na ako magkocollapse ngayon. Nag-apprentice ka pa rin ba roon? Actually ho, papipirmahan ko lang ho yung aking report paper. It's my last day today. Last day? Mm-mm. Tapos na hong apprenticeship ko. Aren't they hiring you as a regular employee? Overstaffed na ho sila eh. Nagtitraining lang naman ho ako doon. Good. Understaffed naman ang opisina ko. Why don't you see me in my office? Baka ma-qualify ka sa isa sa mga bakanting position doon. If you wanna give it a try, call me. Sige ho. Thank you ho. Ayoko. Uminom ka. Ayoko nang uminom, Sally. Ang sabi ko, uminom ka. Inumin mo! Lasing ka na, Sally. Jeric. Jeric. Bukas ang flight natin sa Hong Kong. Hindi ako sasama, Sally. Sasama ka. Kinuha na kita ng ticket. Sasama ka. Dahil sinabi ko. Dahil gusto ko. Kinakausap pa kita. Hindi ko na alam kung ano decision ko sa decision nyo ni Vic eh. Para akong isang robot na kailangan sumunod sa lahat ng gusto nyo mangyari. Sweetheart. Yan ang kabayaran ng tagumpay. You don't question success. Minsan, napapagod na ako. Hindi sa trabaho, kundi sa pakikipag-plastikan sa mga tao. Lahat ng desisyon na ginagawa ko, kailangan i-consulta ko muna sa inyo ni Vic. Pero pag kayong may gustong ipasunod sa akin, hindi ninyo muna ako kinukonsulta kung gusto ko ba o hindi. Nagko-complain ka. Dapat mong maintindihan na kung walang Blue Gem Recording, wala rin Jeric Israel. Hindi ko nakalimutan yan. I'm sorry. Pero hindi ako sasama. Jeric! Jeric! Namatay ang asawa ko sa isang plane crash. It was a horrible tragedy. I love her very much. Yan siguro ang dahilan kung bakit up to now, hindi ako nag-asawa muli. Hindi ho ba kayo nagkaanak? Unfortunately, she was 7 months pregnant when she died. Masyado ako nasaktan. Hindi ko makalimutan ang nangyari. Hanggang ngayon, the pain's still here. Kung minsan tinatanong ko sa sarili ko, bakit ako kayo ng kayo? Wala rin naman akong pamilya. When I die, mga kamag-anak ko lang ang magpaparte-parte sa maiiwan ko. Now, let's talk about you. Tell me more about your dreams, your ambition in life. Mapagtapos ko lang ho ng medicine ng brother ko. Masaya na ho ako. Any plans of settling down? Kailan kayo magpapakasal ng nobi mo? O, kumain ka ng gulay. Dagdagan mo yan. O, yan. Oy, Jeric, ano ba? Pambihira ka naman. Tawag na tawag dito si Mr. Kuyugan. Pwede ba, ate, wag na muna natin pag-usapan ng trabaho? Nag-aalala lang kami ng kuya mo sa'yo. Pambihira ka. Mukhang tinatamad ka na magtrabaho ngayon, ha? Wala ka ng kagana-gana. Di ka mukha nung dati. Sa umaga pa lang, pag-ising mo, ayun, nagkakanta ka kagad. Jeric, baka kailangan mo muna magbakasyon. Umingi ka ng bakasyon sa producer mo. Ano bang baka bakasyon? Pag nasa showbiz ka, hindi usang bakasyon. Isang buwan ka lang hindi makita o marinig ng mga tao, bagsak ka na kaagad, makakalimutan ka. Maswerte nga siya, siyang hinahabol ng trabaho. Hindi siya nag-aabot sa trabaho. Oy, Jeric, napakabait ng producer mo. Mamaya mo magalit yung sayo. Bay, napakaluwag pa naman sa pera, di ba? Sa pinagdang pag-usapan eh. Puro pera na lang ba? Naku, tingnan mo. Pinabaltik ang ulo ng kapatid mo. Tingnan mo nga ang arte, oh. Pagsabihan mo nga, Jimmy, pagsabihan mo. Baka isang umaga, pag-gising niya, hindi na siya sikat at wala na siyang pera. Paano na lang tayo? Hindi mo ba naisip yan? Ha? Hindi mo naisip yan? Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Ermina, are you enjoying your job here? Oh, yes, sir. I'm very much at home now. Good. 2 weeks ago, I admit, medyo pinagpapuwisan pa ho ako ng malapot araw-araw. Mabuti na lang ho at pasensyosa itong mga kasama ko. Talagang mababait ang mga empleyado ko rito. Kaya lang,
Ang mga lalaki, lahat may asawa na. Baka ligawan ka. Hindi naman ho ako magpapaligaw eh. Good morning, sir. What is it? Nabasa ko yung note niyo kahapon. Pero hindi ako nakabalik dito sa office eh. You wanted to talk to me about the conflict, sir? Yes, yes. Okay. Ermina, have a nice day. Julie. Yes, sir. Uy, masama na yan. Mukhang special ang attention ni sir sa'yo, ha? Uy, hindi naman. Siguro tinitingnan lang niya kung meron akong progress simula na mag-umpisa ako dito. Hoy, Almina, 3 years na akong empleyado dito. Kilala ko na yan si sir. He's a very private person. Bihira yan maging attentive sa mga empleyado dito eh. Pero nakita ko kanina, ang tamis ng ngiti sa'yo ah. Hoy, hindi naman. Mm-hmm. Lumalaki na yata ang ulo ng punyetang alaga mo, Vic, ha? Nagpapaimportansya, ingrato. Eh, pati nga sa akin, nagtatago na rin. I don't even know what's wrong with him. Marami na siyang commitments na sinisira. Tuturuan natin siya ng leksyon. Gusto niya magpahinga? Pwes, if he freeze ko ang contact niya sa atin, magbibuild up tayo ng bagong talent. Hindi lang siyang pinakamagaling kumanta sa mundong ito. Lagyan nga ng hangin. Ah. Teka. Ito mga assignment natin. Carling, tagal ko na kayong hinahanap ah. Si Amy na nasaan? Carling? Carling, bakit ba? Ano ba kasalanan ko sa'yo? Ba't mo ako iniiwasan? Gusto ko lang malaman kung saan kayo nakatira ng Ate Elmina mo. Para ano pa? Pwede ba? Hindi ko na nga siya kinausap, ate. Pinagkaguluhan na sa mga fans niya. Sa lahat naman ng taong matsitsepohan po. At si Jeric pa. Nang mamatay ang nanay, tinabangan na ako kay Jeric. Ate, kalimutan mo na si Jeric. Milya-milya na layo niya sa'yo. Hindi ka ba lang kukonsensya balikan si Jeric? Pagkatapos umatay inay, nang dahil sa pagtatalo niyo na siya, Arason? Mahal ko pa rin siya, Carling. Lalabas naman siguro akong ipokrita kung sasabihin kong hindi na. Mahal na mahal ko pa rin siya. Also, the latest report on the stock market, especially that of Tokyo and New York. Lastly, the commodity prices, particularly that of gold. Gold, oil, copper, platinum, and tin. And also, Ermina, are you listening? Yes, sir. I'm sorry, sir. Kanina ko pa napapansin ang mood mong yan. You're not even smiling. May problema ka ba? Meron ka bang hindi nakakasundo sa mga empleyado rito? Wala ho, sir. Wala ho akong problema rito. Kung meron kang gustong ikonsulta sa akin, not necessarily a professional problem, I'll be more than willing to help you out. Pwede naman ako maging kaibigan. Oh, a floor. Sa labas na kami magkakape. Yes, sir. Leandro is more like it. Thank you, sir. Sir, na naman. Eh, kasi ho, baka naman sabihin ng empleyado niya na may favoritism ho kayo. Drizzling. A floor. Sir? Sa music room lang kami magkakape. Opo, sir. Come on. To tell you frankly, Elmina, ikaw lang ang kauna-una ang empleyada kong inibita ko rito.
Probably because I feel light inside pag nakakausap kita. Pag nakikita kita. I'm very fond of you, Elmina. And I hope you feel the same way. Elmina, may naikwento ka sa akin tungkol sa nobyo mo noon. Hindi mo na ituloy ang kwento. Why did you break up, if I may ask? Eh, meron nun siyang ibang priority. Yun ang inisip ko. Masyadong mabilis ang pangyayari. Bigla na lang nag-iwalay ang daan namin. Mahal mo pa ba siya? Nakikita pa ba kayo? Naku, bakit? Bakit ang Mr. Verdel? Mr. Verdel? Bakit? Aliflor! Aliflor! Ganyan talaga yan. Susumpungin ng matindi. Pag nakainom na ng gamot niya, nakakatulog na ng mahimbing. May ulcer ho ba siya? Siguro. Madalas nga magpa-check up yan eh. Limitado ang kinakain. Mabuti na lang, hindi ganong nangangayayat. Hihintayin mo ba siyang magising? Oho. Sisiguraduhin kong maayos na ang lagay niya pag gising niya. O siya, ikaw na ang bahala. Kung gusto mo, magbasa-basa ka muna dyan. May mga magazines dyan. O kung gusto mo naman, doon ka sa den. May Betamax doon. Dito na lang ho ako, Aling Floor. Salamat ho. O, kung ganon, lalabas muna ako at may ayusin lang ako. Kung ano't ano man ang mangyayari, puntahan mo lang agad ako para matawagan ko naman ang doktor niya. Oo. O siya, ikaw na muna bahala dyan. If you promise to say sorry, tuloy ang concert mo sa December. Pero kung magmamatigas ka at magpapabaya sa trabaho mo, hanggang December ka na lang. At walang concert. What's the matter with you, Jeric? Hindi naman namin maintindihan kung anong pinagmamaktol mo. At hindi pwedeng i-terminate ni Sally ang kontrata mo sa kanya. Ang lakas naman ng loob na gawin mo yan, Jeric. Kung hindi ka inilapit sa akin ni Vic, at kung hindi ko sinuportahan ang karir mo, pakanta-kanta ka pa hanggang ngayon sa kung saan cheap na pub house. Sabihin mo nga kung ano talaga ang gusto mo. Para kang bata eh. Oo. Oh, para nga akong bata kung tatuhin ninyo. Na para bang tinatakot palagi. Sinusuhulan ng candy at pinapalo pag hindi sumunod sa mga gusto niyo mangyari. Nakinabang din naman kayo sa akin ah. Lalo ka na, Miss Sandoval. Ikaw, Vic. Ako laging sinasangkala mo pag kailangan mo ng pera, di ba? Siguro may nagsusulsul sa yung ibang producer kaya ganyan ka magsalita ngayon. Hindi ako gaya ninyong walang alam gawin kundi paglaruan ng tao. Manggamit. Para sa inyo. Parang manika ang mga taong hawak nyo eh. Pag pinagsawaan na, ibinabaul na lang. My God, Jeric, ano pa bang gusto mo? Binigay na namin sa iyong lahat. We even treat you like a real superstar kahit wala ka pa doon. Ang pagkatao ko, Miss Sandoval, ang sarili kong disposisyon. Gusto kong ibalik ang dignidad ko bilang tao. Wow, linyang pelikula yan ah. Problemado ka ata. Si Mommy na naman ba? You wanna talk about it? Baka makatulong ako. She never really loved me at all. Maliit pa ako. Cold and passive na siya sa akin. She's not even appreciative sa mga magagandang bagay na nagawa ko. Puro mali ko ang napupunan niya. Pero noon, lagi ko siyang pinagtatakpan sa mga taong nagtatanong tungkol sa mga lalaki niya. Maraming naguguluhan sa lifestyle ng mommy ko. Hanggang sa pati ikaw pinakialaman niya. Akin ka, Jeric. Akin ka, di ba? Ah, Julie. Umalis na tayo. Ihahatid na kita. Bukas ko na lang babalikan yung... Hindi! Magpapalipas tayo dito ng magdamag.
Narinig mo? Magdamag! Uli, sinama kita dito dahil akala ko matutulungan mo ako sa kontrata ko sa mami mo. Basta! Ayoko umuwi! Ayoko! Ayoko! Julie! Ayoko na umuwi! Julie, ano ba nangyari sa'yo, ayoko, Julie? Ayoko umuwi! Tama na! Ayoko umuwi! Julie, tama na! Ano ba? Julie! Tama na! Julie! Good morning. Good morning. Good morning. Kuya, ang aga mo ngayon ah. Siyempre, payday yata. Clear mo ah. Ewan ko ba kung may matitira pa sa pay envelope ko? Sa dami ng kali ko last month. Nabasa mo ba yan? Bumili nga ako ng tabloid eh. Ang cheap-cheap. Biruin mo, si Jeric Israel, nirape yung anak ng kanyang producer. Jeric! Ano ba? Pwede ba? Lumayo kayo. Magsilayas ka kayo dito. Uy! Layas! Layas kayo! Kuya, wala akong kasalanan. Wala maniwala ka. Alam ko. Kumontak na ako ng abogado mo. Inihanda lang namin ng pampiyansa. Laura, hindi ito magagawa ni Jeric. Ano ba hindi magagawa? Sa nakikita kong pag-aaburido niya itong mga nakaraang araw, at pati mga taba niya, pinabayaan na niya. Naku, sigurado kung nilukuban naman sa espiritu ang tuktok niyan. Kaya ng rape. Siguro natuto na siya mag-drugs, ano? Kilala ko ang kapatid ko. Hindi niya magagawa yun. Hindi niya magagawa ang pwersa ng babae kung ayaw. Mantakin mong anak pa ng producer ang pinakialaman niya. Babagsak siya! Paano tayo ngayon? Siguradong babalik na naman tayo sa marumit gibagibang bahay. Gusto mo uminto sa pag-aaral ang anak mo? Ha? Paano na tayo? Paano? Hindi ka ba titigil? Wala ka na bang ibang iniisip kundi ang sarili mo? Nakabilang ko ang kapatid ko. Kasalanan ko ba? Ha? Tama na. Pag hindi ko nagpigil, tatamaan ka sa akin. Jeric, kumusta ka na? Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Alam ko. Naniniwala naman akong hindi mo gagawin yun eh. Ngayon ko lang nagpakita. Inanap kita. Wala akong kakampi nun. Pakiramdam ko lahat ng tao eh. Ginagamit lang ako. Ligaw na ligaw ako nun. Wala ka dun. Iniwan mo ko. Jeric, hindi kita iniwan. Naisip ko. Hindi mo na ako kailangan. Andun ka na sa itaas. Ano pang papel ko sa buhay mo? Alam mo na, iwasan na ako ang mga dati kong tagahangap. Dahil sa mga kasinungalian ni Julie. Panindigan mo. Sabihin mong hindi mo ginawa yon. Lumaban ka, Jeric. Lumaban ka. Ikaw pa rin ang tagatulak ko, Elmina. Mula noon hanggang ngayon. Kaya nang mawala ka sa akin, hindi na kompleto ang buhay ko. Mahal pa rin naman kita eh. Kaya lang ay kinahihiya mo na rin ako, Elmina. Ganun ba? Ganun ba yun?
Nagagalit ka ba't ibinulgar ko kayo ni Jeric sa press? Na nakarelasyon mo din siya. Nakatawan niya ang ipinapalit niya para lang ma-build up po siya ng gusto. At para... Tama na, Julie. Tama na. Hindi ako pumarito para makipag-away uli sa'yo. Nahihiya ka ba, Mami? Na na-involve ang alaga mo sa isang kasong ganyan at sa akin pa? Ikaw naman ang nagsimula, eh. Ikaw. Gusto mong agawin sa akin si Jeric. Wala namang importante sa'yo, kundi yung mga lalaki mo. Yung pera mo, yung magpapabata sa'yo. Ang tamot-tamot mo. Hindi ka marunong magmahal, Mami. Hindi ka marunong magmahal. Ang damot-damot mo. Ang damot-damot mo. Buti nga sa inyo ni Jeric. Ang damot-damot mo. Ang damot-damot mo. Iuurong na raw ang demanda sa'yo. Nalaman kasing may sira pala sa tuktok yan si Julie. Si Sally Sandoval na mismo mag-uurong ng demanda. Iuurong man nila, kuya. Nasira na ako. Nasira na yung pangalan ko. Eh di sabihin mong, bawiin nila yung binibintang nila sa'yo. Magpalabas sila ng balita, nagawa-gawa lamang yun ni Julie. Wala rin kwenta yun, kuya. Ihinto na lang siguro ako sa pagkanta. Total, mahirap na rin ibalik yung tiwala ng tao sa akin pagkatapos na nangyari. Hahanap na lang ako ng ibang trabaho. Pero... paano na kayo ng Ate Laura? Ang mga pamangkin ko? Paano ko pa kayo matutulungan? Jeric, huwag mong intindihin yun. Itinuro lang siguro sa akin ng Diyos na huwag akong dumipende sa iyo sa lahat ng oras. Masyado kasi ako nasanay na ikaw bumabalikat ng lahat. Hayaan mo. Paglabas mo rito. Sarili mo na lang iintindihin mo. Alam namin kung saan galing yan, kung sino nagpadala niyan. Napakaswerte mo naman, Elmina. Ang tagal-tagal ko nang iniilusyon si Sir, eh. Ikaw pa nagwagi. So much. Huwag mo na itanong kung bakit. Will you marry me? Baka naman pwede mong bawasan, Jeric. Mura na ang benta ko sa inyo niyan, pare. Kailangan ko lang talaga ng pera, eh. Ngayon ko lang nalaman na may mga back accounts pala yung bahay. Sayang kung bibitawan ko. Kundi mo na. Ang tindi talaga ng ginawa sa'yo ng anak ni Sally Sandoval, ano? Bigla ka tuloy na laos. Sorry, I'm sorry. Hindi ako nalaos, ah! Hindi ba ako laos? Anak ng tumpa naman, pare. Masyado kong pikon. Para nagbibiru lang ang tao, eh. Manap ka na nga na ibabayar. Sige. Jeric? Wag. Magulong buhay ko ngayon. Ngayon mo ko kailangan, Jeric. Kailangan mo ng karamay. Hindi ba ang sabi ko sa'yo noon, nasa itaas ka man o nasa ibaba, andito pa rin ako? Noon yun. Gustuhin ko man, hindi na pwede. Hindi na rin naman kita kayang buhayin, eh. Jeric, please, mag-usap lang tayo. Napatunayan naman na hindi ikaw ang may kasalanan, hindi ba? Ano ngayon? May nabago ba?
Naniwala pa sila sa akin? Ako. Naniniwala ako. Naniniwala ako sa iyo, Jeric. Wala na. Hindi na pwede. Mabuti pa, ayan mo muna ako. Jeric, huwag mo naman akong iwan. Mag-usap lang tayo. Ano ba? Tikas ng ulo mo, ah. Di ba sabi ko, ayan mo muna ako? Di ka ba nakakaintindi? Iba na manager dito. Pag nalaman mo kakanta ulit, tsak manginginig yun. Halika na, pare. Ayoko na pumunta. Oo, pwede ka naman yun. Halika na. Tara na, pare. The world will never show the you I've come to know. If a phrase could launch a thousand ships, then where to go, there's no one home but you. You're all that's left me to. And when my love for life is running dry, bakit ang dilim dito? Huwag mong papatayin. Magaling siya kumanta. Mahal mo pa siya, hindi ba? Leandro, ikaw na ang asawa ko. Ikaw ang dapat kong mahalin. Minsan, iba ay binubulong ng puso kaysa lumalabas sa bibig. Leandro, gusto pa kitang mahalin. Dapat kang lumigaya. Karapatan mo lumigaya. Salamat. Salamat.
Oh, Leandro, pinatatawag mo raw ako. Sit down. Ano ba yung sinasabi mong pag-uusapan nating importante? Business. Pero, ikaw ang pipicture, hindi ako. Midnight, not a sound from the pain. Sorry, Mr. Delprato, pero... As the moon okay na sa akin to eh. Ayoko na bumalik sa dati. Come on, Jeric. Walang mangyayari sa'yo sa lugar na to. Huwag mo sayangin ang talent mo. I mean, nakarating ka na ron. Diba? It's just a matter of reviving your career. Wala na akong tiwala sa kahit na sinong producer. I'm sorry, ah. Gagamitin mo rin ako, eh. Jeric, actually, ako ang gusto magpagamit sa'yo. Sino bang producer ang susugal na gusto mag-revive ng career mo? Sa dami ng promising talents around. Jeric, I believe na babangulit ang pangalan mo. Limot na ng mga tao ang nangyari. Mag-isip-isip ka. You cannot survive here. Dati ka nang nandun. And I know you'll not settle for anything less than that. Jeric, give yourself another chance. Bakit mo ginawa yun? Dahil alam kong yun ang gusto mong mangyari. Leandro, pinipilit ko na siyang kalimutan. Elmina, I'll do anything to make you happy. Hindi ka dapat magsakripisyo ng ganito. Hindi dapat, Leandro. Alam ko. Pero kung yun lang paraan para matutunan mo akong mahalin, gagawin ko. Sa isang buwan, alis tayo. Sa ibang bansa ako magpapagamot. Pagbalik natin, nasa itas na naman si Jeric Israel. Sisikat ulit siya. Gaya ng gusto mo, hindi ba? Huwag kang umiyak. Mahal na mahal kita, Elmina. Salamat. Salamat. Mahal na mahal kita. Nagtitili pa rin mga manonood, ang mga fans niya. Hindi pa rin nalilimutan si Jeric. Sikat na sikat pa rin siya. Saan ka ba natutuwa? Dahil boy na ulit ang popularidad ni Jeric? O dahil boy na naman ang dilensya mo? O, Carling, ha? Huwag ka magpapabaya sa pag-aaral mo. Siyempre. Huwag ka mag-alala. Pag naglukuto'y susunod ko sa'yo. Bakit hindi niyo gawing apat na LP sa isang edition? Make it a super special.
a super collection. Exactly. Leandro. Oh. Halika na. Okay. Well, Romy. Happy trip. Thank you. Happy trip, Amina. Thank you. Have a nice time. That was great, Jerry. You have another hit? Sana nga. Hi, Jerry. Kumusta? Eto. Bumabangon ulit. Jerry. Bumalik ka. This time, no more tricks. Oo nga naman, Jeric. Bayaan natin makabawi si Sally. Jeric, Julie's okay. And she's willing to testify na lahat ng inilabas niyang testimony noon ay puro kasinungalingan. And I'm willing to... Ipagpalagay na lang natin. Masamang hangin ang nagdaan sa atin lahat. Let's go, Romy. Sandali lang, sandali! Carling! 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 Overseas! Galing sa ate mo! Dali! Sagutin mo! Hello, ate? Tuloy na ba uwi niyo sa Sunday? Baka madali ang flight namin. Nag-collapse na naman kasi si Leandro. Ano ba talaga sakit ni Kuya Leandro, ate? Cancer sa intestines. Ginagawa lahat ng mga doktor dito para mailigtas siya. Ayoko siyang mawala, Carling. Ayoko. Itong gamot niya, pagdating na alas 6, sa kanya inumin. Oo. Thank you. Sige. Ang sipag talaga ng nurse ko. Natural, dahil masyado po kayong madaya. Pag hindi ako nakabantay, hindi niyo iniinom ang inyong gamot. Ah, Elmina. Tawagan mo nga si Romy. Bukas na, kararating lang natin eh. Bakit? Ayaw bang malaman ng development ngayon ng career ni Jeric Israel? Tremendous ang response ng publiko kay Jeric, Almina. In fact, a movie producer wants to sign him up for a movie para makapareha niya si Vilma. Kukonsultahin ko nga si Leandro para dito. After all, siya naman ang tunay na producer, di ba? May sakit si Leandro, and he needs complete rest. Ako na mismo nagsasabi sa iyo na ikaw na magdesisyon para kay Jeric Israel. Okay. I'll just wait for your call. For next week ang recording. Oh? Oo. Elmina. Jeric, I'd like you to meet Mrs. Elmina Verder. Monday. Sino mo? Mukhang magkakilala na kayo, ah. Kilala pala kayo ni Mr. Del Prado. Magmula nang huli tayong magkita, wala na akong nabalitaan tungkol sa'yo.
nagpunta? Kailan ka pa? Kailan ka pa nag-asawa? Please, Jeric, pabayaan mo na ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung nasaktan ko ang loob mo noon. I'm sorry. Ginawa ko yun dahil akala ko hindi na ako makakabangon. Ngayon nakabangon na ako. Ba't kailangan ko pang malaman na may asawa ka na pala? Jeric, kasalanan mo. Nagkakamali ka. Ikaw ang nagtaboy sa akin, papalayo. Nagkakamali ka. Ikaw ang aking inspirasyon. At hanggang ngayon, nag-iisa ka pa rin. Dito. To give credit where credit is due. Kaya konsensya ko na lang ang nagtulak sa akin para sabihin ko sa iyo ang katotohanan. Ang financier ng lahat ng mga projects mo, your LPs, publicity, everything, ay si Leandro Verder. And I have never bothered to ask him anymore kung bakit siya kailangan magtago sa iyo. Good evening, ma'am. Good evening. Elmina! 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 Ay, sir, bakit? Si Sir Leandro, itinakbo na naman siya sa ospital. Inatake na naman. O, paano, ate? Pauna na muna ako. Kung ano't ano man, tumawag ka na lang. O, sige. Sa States. Ipagpapatuloy mong pagpapagamot mo doon. Naihanda ko ng lahat ang dapat kong iwanan sa iyo. Napirmahan ko ng mga documents. You've been very good to me, Elmina. Very loving. Too patient. Salamat. Patawarin mo, Elmina. Patawa dahil ginamit ko ang pera ko para piling ko ang pagmamahal mo. Ginamit ko pati si Jeric para lang magkaroon kayo ng malaking utang na loob sa akin. Will you forgive me, Elmina? Wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Marami kang naitulong sa akin. Sa kapatid ko si Carling. At kay Jeric. Pag wala na ako, bumalik ka kay Jeric. Mahal na kita, Leandro. Mahal na kita. Tinuruan mo akong mahalin ka. Huwag mo ko itulak kay Jeric. Ngayong kailangan mo ako sa tabi mo. Elmina. Elmina. Mahal na rin kita. Wow.
Thank you. Ang susunod kong awit. Maligaya siya. Ay para kay Mr. and Mrs. Leandro Verder. Lalong-lalo na kay Mr. Leandro Verder na muling nagbangon sa natulog na karir ko. Matulog ka na. Sa mga panahon na halos magalit ako sa mundo at nawala ng tiwala sa tao. Sa mga panahon na tinalikuran ko ang tanging talino na binigay sa akin ng Diyos. Pag-awit. I dedicate this song to him. And for you and Mina. Sa'yo aking pangarap kahit saglit ang ikaw at ako'y magkapiling minsan bang makita ka sa pag-ibig.